Okay, so muli tayong nagbabalik for another episode ng Noon at Ngayon. Hello everyone, my name is Fern and welcome to my vlog. So dito sa bago nating episode ng Noon at Ngayon, pag-usapan natin ang Rizal Shrine sa Calamba, Laguna, kung saan ipinanganak ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ayan, so hindi ko na patatagalin, panoorin nyo ito. Si Teodora Alonso Rialonda y Quintos ang ina ni Jose Rizal na ipinanganak sa Tondo, Manila noong November 9, 1827. Si Teodora ay pangalawang anak ni Lorenzo Alberto Alonso na naging municipal captain ng Binian, Laguna, at makikita natin ang isang replica mansion na tinatawag na Alberto Mansion. Kaya abangan nyo yan sa susunod nating Noon at Ngayon series. Si Francisco Ingracio Rizal Mercado y Alejandro ay isinilang noong May 11, 1818 na ipinanganak sa Binian, Laguna, at ang ama ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose Rizal. Napangasawa niya si Teodora Alonso noong June 28, 1848, noong siya ay 30 taong gulang, at nagkaroon sila ng 11 anak, sina Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olimpia, Lucia, Maria, Jose, Concepcion, Josefa, Trinidad at Soledad. Ang mag-asawa ay nanirahan sa Calamba, Laguna at nagtayo ng bahay taong 1840s. Negosyo sa agrikultura ang kanilang pinagkakaabalahan noon. Sa bahay na ito, isinilang si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda, o mas kilala natin sa pangalang Jose Rizal, noong June 19, 1861. Isang napakatalinong Pilipino na nabuhay noong huling bahagi ng 1800s, ngunit sa huli ay pinatay siya ng mga Espanyol para sa krimen ng paghihimagsik sa pangungunang puwersa at impluensya noong Rebolusyong Pilipino, na sa huli ay humantong sa kalayaan ng Pilipinas taong 1898. Ang kanyang advokasya para sa mga reforma sa Pilipinas sa ilalim ng mga kamay ng Spanish colonial authorities ay humantong sa kanyang maagang paggamatay sa edad na 36. Siya ay binaril sa Bagumbayan, ngayon ay tinawag na Luneta sa Manila, noong December 30, 1896, at taong 1901, idineklara bilang national hero si Dr. Jose Rizal. Itinuturing na isa sa pinakadakilang bayani na gumawa ng malaking marka si Jose Rizal sa kasaysayan ng ating bansa. Noong panahon ng World War II, nawasak ang bahay at nang sumapit ang taong 1949, ipinasa ng dating pangulo na si Elpidio Quirino ang Executive Order No. 145 na nagpapadali sa muling pagtatayo ng bahay. Ang mga bata sa paaralang Pilipino ang nagbigay ng karamihang pondo para sa proyekto, habang ang national artist na si Juan Nakpil ay nagsilbing supervising architect. Thank you.
Kaya sa muling pagtayo ng bahay ng kanyang mga magulang, ito ay naging isang malaking atraksyong pangturista dito sa Calapa. Sa panahon ng sentenaryo ng kalayaan ng Pilipinas noong 1998, the National Commission for Culture and Arts in cooperation with the National Centennial Commission ay nagpasya na ang dambanan ni Rizal ay dapat partikular na nakatuon sa kanyang pagkabata. Okay, so ulitin ko lang, yan yung St. John the Baptist Church. So, puntahan muna natin yung bahay ni Jose Rizal, kung saan siya ipinanganak. Ayan, so halos sa katabing-katabi lang siya ng simbahan ng Calamba, Laguna. Ayan na siya, mga kaytsubero. Ayan siya, doon tayo sa harapan. Okay, so alam naman natin na ipinanganak si Dr. Jose Rizal ang ating national hero noong June 19, 1861 dito mismo sa Calamba, Laguna. Tapos ito yung bahay kung saan siya ipinanganak. Eto. Ayan, birthplace of Jose Rizal and restored by Executive Order number 145 of President Elpidio Quirino with funds mainly contributed by School Children of the Philippines. Inaugurated in 1950. Damba ng Rizal sa Calamba. Ayan, Rizal Shrine. Okay, tanong natin kung pwede tayong mag-vlog sa loob. So, mag-register muna tayo. Okay, so wala namang entrance fee kapag papasok dito sa Rizal Shrine. Meron lang sila donation. So, bahala na kayo kung magkano yung idodonate ninyo. Ayan. So, ulitin ko lang kung saan isinilang si Dr. Jose Rizal. Karwahe. Okay, pasok tayo sa loob. Sana walang music. So, nandito yung donation box. So, mamaya mag-donate na lang din tayo. Kaliwanagan. Gallery 1. Grabe ito mga kachubero, kita nyo. Oh.
Wow, pwede kayang hawakan ito? May mabasa. Yeah, so dito makikita natin yung history ng Calamba. And from 1742 hanggang 1887. Ayan. Nakakatawa naman, ang dami rin pala talagang namamasyal dito sa Rizal Shrine ng Calamba. Siyempre, ang pinakihintay natin yung engranding hagdan. Oh. Okay, so ito yung parents ni Jose Rizal. Segunda Katigbak, Leonor Valenzuela, Leonor Rivera. Ilang babaeng nakamabutihan ni Jose Rizal noong kanyang kabataan. Diba? So yung, eto yung bahay niya sa Lipa, Segunda Katigbak. Ayan, na-vlog na natin yan. Kaya akit pa tayo sa taas. Grabe, ang baba nung ano. So hindi pwede yung matangkad dito, kailangan yumuko. Kasi kung hindi, mauuntog sila. Okay, dito muna tayo sa dining area. May harang, hindi tayo pwedeng pumasok. Okay, Banggerahan na tinatawag. Ito yung kalan. Saan nagluluto. Ano kaya ito? Lagayan ng bigas nung araw? Eh, nanghuhula lang ako mga kaisubero ha. Ninyo yun, no? Gadgaran ng ano, nyog. Kita nyo?
komedor at kusina. Ito ang komedor, silid kainan ng pamilyang Rizal. Sinasabi na nagsisimula ng maaga ang araw ng pamilyang Rizal dahil maagang gumigising si Don Francisco upang maghanda para sa mga gawain sa kanilang mga sakahan, samantalang si Doña Teodora naman ay araw-araw na nagsisimba. Ayan. Okay, so ito antesala. Ito ang silid pampanauhin ng pamilya Rizal. Nagsisilbi itong silid antayan ng mga pangunahing ng mga panauhin at silid kung saan isinasagawa ng pamilya ang mga piging. Dito rin matatagpuan ang silid aklatan ni Don Francisco kung saan sinasabi na 1,000 aklat ang makikita. Malamang dito nabigyan ng sigla ang hangarin ni Jose Rizal na mag-aral at tumuklas ng kaalaman hinggil sa maraming bagay. So ito, sala. Dito tinatanggap ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan ng pamilya. Karaniwan may 2 o 3 huwego ng kasangkapan. Dito ang ama ng tahanan at ilang kaibigan ay nagpupulong-pulong at naghuhuntahan. Ayan, umuupo sila malapit sa bintana upang damhin ang simoy ng hangin, damdamin. Sulihiya. Okay, so ulitin ko lang, ito yung pinakasala nila. Ayan. So ito na naman tayo, mahiwagang salamin. Ayan, pinagpapawisan ng lolo nyo. So ito naman ay kwarto ng mga babae. So noong araw, kapag marami kang anak, yung mga anak mo saman-sama lang sila sa ano, sa isang kwarto. Hindi kagaya ngayon, kapag 10 ang anak mo, 10 din yung kwarto, ano? Ayan. Pero siyempre ngayon kasi meron ng mga family planning, 'di ba? Kasi magastos nga naman kung magkakaanak ka ng 10. 'Di ba? Ito ang silitulugan ng 9 na kapatid na babae ni Jose Rizal na sina Saturnina, Narcisa, Olimpia, Lucia, Maria, Concepcion, Josefa, Trinidad at Soledad. Ayan, tulad din ng silid ng mga lalaki, maliit ito at iisa ang kamangyari sa Nara at kung saan ang pinakamatanda sa magkakapatid ang may pribilehiyong matulog sa kama samantalang naglalatag naman ng banig sa sahig ang mga ibang kapatid. Ganun pala yon kapag panganay nakakama. Ito, tingnan natin ano naman dito. Ito siguro yung kwarto ng mga lalaki. Tama ako. Kwarto ng mga lalaki. Mga kapatid ni Jose Rizal na lalaki. Ayan, ito ginagamit kapag naghihilamos. Atay bed na tinatawag. So, kita nyo, maliit lang yung atay bed. Galing nun, oh.
Kaya lang hindi ko masyadong tanaw yung upuan. Ano to? Typewriter kaya ito? Sayang wala nakasulat. Pero alam ko, typewriter siya. Typewriter siguro ni Jose Rizal. Ito naman, kwarto ng mga magulang. Okay, so halos tapos na tayo dito sa taas. Mukhang naikutan na natin lahat. Oh, ito yung kwarto ng mga kapatid na babae ni Rizal. Tapos ito yung sala. Okay, mga kachubero, baba na tayo. Okay, mga kachubero, so palabas na tayo dito sa Rizal Shrine. And ayan, nakita na natin yung loob. Ay, wait lang. Kailangan pala natin mag-donate. Wait lang. Okay, so ayan, nakapag-donate na tayo kahit papano. So ang daming tao, no? Or siguro dahil araw ng Sabado, kaya maraming tao na namamasyal dito sa Rizal Shrine. Eh, nakakatuwa, no? Kasi may mga batang talagang isinasama ng mga magulang, which is good para maging familiar yung mga kabataan, ano? Ayan.